Our Bibles again and turn to Proverbs chapter 6. Tapusin po natin yung part and yung tapos ano, sa chapter 6. Maalala po ninyo no, yung in-recap natin last Wednesday, yung 7 things that are abomination unto God. Sabi po sa verse 16, these 6 things that the Lord hates. Yea, 7 are an abomination unto Him. We have said that number 7 is a number of completeness. No? Meaning, God has a complete hatred for these 7 things na ito. Na akong binabuhon sa kanyang harapan. Okay? At ano po yung ito na yan? Proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies. And he that soweth discord among brethren. So, una sa listahan, kasi itong listahan na ito, parang salamin ito eh, no? Biro. When you look at the mirror, what you see is yourself. So, when we look at the list, hindi maaaring hindi tayo kasali dyan eh. Dyan sa session na yan, sigurado, may sabi tayo sa alin man sa mga nakalista dyan, ano? Kahit nga ngayon na mga Kristiyano na tayo, kaya hindi pa rin tayo mga perfect na mag-sunod sa Panginoon. At una sa listahan niyan, yung proud look, ang katumbas po niyan, eh, pride. We have said that pride is the first sin ever, ano? Proud look. Which is equivalent to pride. Ito yung unang-unang kasalanan sa universe. The first sin committed by Lucifer. The first sin ever committed by man, the Garden of Eden. At ahead pa siya sa sin of mother. Nauna pa siya sa kasalanan ng pagpatay, no? Sa paningin ng Panginoon, ano? Yung pride na pagawigan sa kanyang harapan niya. Sabi nga niya, he resisted the proud that giveth grace to the humble. Pag ina-analyze po natin, ano? Yung mga sakit-sakit ngayon ng tao, dalawa kasi sakit ng tao, either psychological, yung mga sakit po ang tao na ano eh, tinatawag na psychological, at meron naman ibang sakit na psychosomatic, no? Alam niyo ba yung psychosomatic? Psychosomatic. Pag sinabing soma, that is body, no? Psyche is pangkaluwa. So, this is both emotional and physical. So, spiritual and ano ito eh. Sakit sa kaluluwa mo, no? Sakit sa emosyon at sakit sa katawan. At hindi natin pwede sabihin na yun nga ang hiwaga eh. Ang hiwaga yung kung paano naapektuhan ng kaluluwa, yung function ng laman. At the same time, yung kalagayan ng laman, nakaka-apekto rin sa ating kaluluwa. Alam niyo ba na kahit na malusog kang katawan mo, pero may problema ka sa emosyon, parang nadadala yung katawan mo, di ba? At the same time naman, kahit masakit yung katawan mo, pero kapag ka yung spirit mo eh, lively, di ba? Parang lumaganda yung adrenaline ng katawan mo, yung kumbaga, yung state ng mind mo, kapag ka masyadong mataas, masayang-masaya ka sa emosyon mo, kahit masakit ng katawan mo, nadadala. At yung mga tao na nung kaiisip nila ng sakit nila, lalo na mamadali. Diba? Ang sabi lang ng Diyos, 6 months ang buboy, at saka iisip niya lang, 6 weeks. Inahabot ka ng 6 weeks dahil nawala na ng ganang kumain. Hindi na nakakatulog kasi isip-isip na dun sa panin na kanyang buhay. At meron naman mga tao na 6 months, wala yan. 6 months, matagal mo yan. Meron ka nalang 10 years, at 10 years, ang tagal mo yan. Parati silang masaya. Kaya eventually, kapag ka-tinest nila, minsan nawawala na yung sakit ng katawan eh. Di ba? Nadadala ng isip. Ano? Kaya naman itong mga parakarandaman ng tao nito, pag ating hinuho ko yung pinakaugat niya, ano, yung pinagbulag ng mga sakit ito. Minsan, may involved na ganito eh. Yung pride, kasi pag sinating pride, it's all about self. Yung may desire ng tao na, parang hindi ako kumpleto. Meron pala, meron hindi nagibigay sa atin. Nagpukulang ng attention sa atin, hindi ako nakapansin. Merong desire ang tao to be somebody. Meron tayong desire na dapat
kailangan ako yung kailangan may importansya ang sarili. Na kapag ka nawala yung pagpapahalaga sa sarili na yan, hindi na ibigay sa kanya ng ibang tao, hindi siya nabigyan ng pahalaga, no? Eh, minsan, nagkakaroon na effect yan sa kanya. Psyche, ano, at the same time, kung may effect ko rin sa kanyang katawan, which is the soma. Kaya meron tayong mga sakit na minsan, itong ugat eh, yung self na gusto natin eh, nabigyan tayo ng halaga, nabigyan ng importansya, ano? Kaya nga yung salvation by works, malakas ang appeal niyan. Yung salvation by works. Kasi yung salvation by works, ano yan eh, parang sangayon yan sa ano, sa mga desire ng sarili natin na maging sikat. Hindi ko kailangan ng Diyos. What I need is independence. Kaya ko mabuhay na kahit wala Panginoon. Ang kaligtasan ko, magagawa ko sa sarili ko yan. Ilang tao yung nag-usap natin na, nasa sarili ka lang yun. Pwede ka lang sa tao na. At pang-appealing kaya niyan. Sabihin mo ang tao na mag-tease hanggang sa wakas, kagalingan ko. Kagalingan ko kasi ganyan ba ang mag-tease hanggang sa wakas? Gustong-gusto ng tao yan. Na yung credit, mapupunta sa sarili niya. Alam niyo yung tao na sabi niya, Lord, anong kailangan ko para kapanta ng yung ang buhay na walang hanggang? Di ba sabi ng Panginoon? So, ano ba sabi ng Ten Commandments? Love your father. Love your mother. Love your neighbor as yourself. Eh, lahat po yan. Nagawa ko na. Wala pagkabata. Di ba sabi niya? So, pride. That's the self. No? Sa ganyang mga panangunan. Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon sa kanya na pag ginawa mo yan, masesend ka. Tinetest lang siya ng Panginoon. Kasi ang sabi niya, all these things have I done from my youth. At wala pagkabata, natupad ko yan. Ibigin mo yung kapwa, ang layo ng sarili, at mahalin mo ang Diyos, hindi sa lahat. E, tinesa ng Panginoon, na ganun pala, nagawa mo na parayat, sabi niya, ano pang kulang? Sabi niya, ano pang kulang? Eh, dinilikan lang siya ng Panginoon dun sa Love Your Neighbor as Yourself. O sige, mayaman ka, di ba? Rich siya ko dito eh. Magbenta ka ng mga dalian mo at mag-share ka sa kapwa mo. Ano naging reaction niya? Totoo ba yung Love Your Neighbor as Yourself? Sabi niya, mula pagkabata ako, natupad ko na yan. Hindi totoo. Ang tao talaga, nandoon yung bilib sa sarili na, kaya ko sa sarili ko sa kaligtasan. Kaya ko yan. Anong kailangan ko para makamta ng kaligtasan? Kaya mga kapatid, ano, magandang tayo yung mag-dig. Mag-humay ng paralim sa mag-ugat talaga ng mga problema ng tao. Mapapisikal, mapa-emosyonal, ano? Minsan talaga, ito mga pinagumulan, mga kahit sakit ng tao, hindi lang sakit, mga problema. Kahit sabi ng Bible, ano? Alam ng Panginoon ang ating kaloob-looban, basak-basa niya tayo. Kaya sabi ng Bible, a proud look. Mga tingin-tingin natin na wala ka. Wala ka pa sa, wala ka sa akin. Marami ka pang kakainin, bigas, ganyan. Mas mahusay ako sa'yo, yan, hindi na mga proud look, yung mga tingin na gulang papaan ang gulo, no? hindi ka naman sasalita, tinintang eh, may mga kahulugan na yan. Hindi ba ito mga walang kwenta ito? Kaya ganyan, ano? Oh, wala ka naman sinasabi, pero yung tingin ko eh, parang yun ang laman, ano? So alam ng Panginoon yan, proud look. So the Lord detests such an attitude. Okay? And then, what else? A lying tongue. Yan. Marami ngayon ang laman ng bilig, ano? Puro... Minsan, half-truth, ano? Half-truth. Minsan, may halong totoo, pero malamang yung ano eh. Malamang yung exaggeration eh. Diba? Marami yan, exaggerated eh. Ano? Lying tongue. Kahit yung mga tongues movement ng mga Pentecostal yun, puro kasi mamalingan yun. Hindi sa Espiritu yun. Sabi nila, ang tongues daw, eh, yan ang yan yung ano, feeling of the Spirit. Kapag ka, na-feel ka ng Holy Spirit, ang mangyayari sa'yo, baka ka mag-speak in tongues ka. Lying tongue yun, hindi tongues yun. Kasi mamalingan yun. Kaya walang ganun turo ang Biblia. Kapag ka, na-feel ka ng Holy Spirit, eh,
mag-speaking in tongues ka, ano, maglulupasay ka? Walang ganun, ano? Walang ganun puro Biblia. Buti na lang, buti kung yung tongues sa Bible na kapagang may abilidad sila makapagsalita ng foreign language. Eh yung tongues na yun, hindi, hindi naman lingwahe sa kahit sa palig ng mundo yun eh. Puro lang mga sound eh, mga hindi maintindihan ng mga mga. So, kasi mga lingan niya. What else? Hands that shed innocent blood. Ano yan? Ano yung hands that shed innocent blood? Martyr, no? Pagpatay. That shed innocent blood. Ano yan eh? Kahit sa tao, hindi ka tanggap-tanggap yan eh. Diba? Pumitin ka ng buhay ng iba. Eh tayo nga, yung alaga mo lang ano, parang ayaw mong katayin eh, no? Minsan nga, kahit masarap ng pagkaluto, parang ayaw mong kainin yung nilaga mo. Hindi ba na lang, pag talagang sobrang buto mo, sobrang sarap ng pagkaluto, pero... Pero yung nalagaan mo, no? Diba, minsan, yung 45 days o yung 19, pag napapamahal sa'yo, parang... Sige, kayo na lang kumata, kayo kong tingnan, ganyan, no? So ayaw natin pamatay. So kung tayo, medyo ayaw natin yung idea of killing. Papahari yung mana, no? Lalo na kung tao, at lalo na sa Panginoon. Diba? Ano nga binigay ng Diyos na katumbas ng mga kumikita ng buhay ng iba? Diba? Kitlit din ang buhay mo? Diba? Yan ang sinasabi niya sa book of Genesis ko lang. The blood of man will not require from the hand of the murderer. Hindi nga batas ng Panginoon eh. Sinuntok ka, tatanggalan ka ng ngipin, suntokin mo rin siya para matanggalan ng ngipin niya. An eye for an eye, tooth for a tooth, limb for limb. Nabalian ka, dahil sa kanya, balian mo rin siya. Pumitin siya ng buhay, yung pumatay na yan, kitlan din ang buhay yan. Kaya ako, sakayin ako sana eh. Yung capital punishment o ano yan? Death, ano? Death penalty. Oo, oh, biblical yan eh. Ang Diyos nga ang nagtalaga yan eh. Kasi parati nilang katwira, eh hindi naman napabawasan ng krimen kahit papapatayin mo yan eh. Eh yun bang issue doon? Pipiliin mo nang, pipiliin mo yung punishment para na mag-ilis, makabawas sa krimen o makapagbigay ng takot sa tao? Hindi yun ang idea sa capital punishment. Hindi pinag-usapan yan kung ano yung mas deterrent. Sabi nila, hindi naman siya deterrent eh, kasi kahit nung may civil electric ka, hindi naman napigil ang tao sa pagpatay. So, hindi ang issue dyan kung nakakabawas ba yan sa mga kriminal. Hindi ito ang issue. Ang issue sa capital punishment is what is the fit punishment. Ano yung ano yung tamang punishment? Ano yung tamang kapurusahan? Sa gumawa ng ganyan kriminal. Ano yung nararapat? Yun ang issue doon. Anong nararapat at parusa sa ganitong buhay ng krimen? So ang hatol ng Diyos sa mga first degree murder, no? Ganun din. Buhay din niya, maliit ka pa rin. Hindi na pinag-uusapan dyan kung marami bang matatakot dyan o walang masyadong matatakot. Hindi issue yun. Kapag premeditated yung pagpatay, eh patayin niyo yung tao niya kasi tinanggalan niya ng karapatan ang pagbuhay ng isang tao. Pati siya, tanggalan niya yung tao. Pero meron mga tao, mga kapatid, na their hands, ano, eh, masyado nga na. Napakabilis nilang mamatay, no? Kaya naman ang patuwa. Ilan yung 58, 57, yung kapatuan masakit, magin na lang. Kapatuan masakit. Magin na lang masakit. Gano'ng kapagod po yung mga tao niya? Yung mga natin tirang witness, inuubos din nila. Kahit sila mga nakakulong, di ba? Yung mga mag-witness, kaya pa rin nilang ipapatay. Kaya marami yung mga na-recover ng mga barila. Sabi nila, yung mga mga na-recover na yan. Yung kasi nadyanan nilang surrender niya kasi luma na. Ang talagang mga high-powered nila mga baril, hindi nyo pa nakikita ang mga tatago. Oo, oh, batid, batid din mga kapagal po ng mga tayo, no? Pinuulan yung bata sa kanilang kamay. Imagine, 58. Nag-run na nga number one eh. So, most dangerous place for journalists, Philippines. Ano ba yan?
dapat maging proud. Yan ba for fun? Hindi fun sa mga journalist. Kasi, nag-rank number one tayo sa most dangerous place for journalists. Pilipinas. Meron tayo katindi, no? So, meron din yung mga tao ng their hands shed innocent blood. Walang kinalaman, no? May parang may mga hindi ka, kasi lang ito. Fourth, na yung kinakumuhin ng Panginoon. Heart and devices, wicked imaginations, or thoughts of iniquity. Yung mapag-isip ng masama sa kapwa. Mapaplano ka ng kasasama ng ibang tao. No? Heart and devices, wicked imaginations. Mark 7:21-23. Sabi niya, for from within, out of the heart of men, deceit, evil thoughts, adulteries, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. So wicked imaginations. Mga pag-iisip ng kasama sa kapwa, no? Iisip mo yung karapahaman ng iyong kapwa. Alam niyo ba na violation niya ng love your neighbor as yourself? Diba? Every time na makasama sa kapwa yan, kung makasama sa mga mag-anak ng tao, equivalent niya to violation of the second commandment, which is love your neighbor as yourself. Ano ba bagay na makasama sa ating kapwa, violation niya ng love your neighbor as yourself. Alam, bilin sa atin ng Panginoon kung paano minamahalang sarili mo, ganoon natin pamahalin ang ating kapwa. What else? Number 5. Fifth. That is, ano sabi yan? Swift, mabilis, no? Swift. Swift, ready. To mischief. Isaiah 59:7, no? Nasabi ng Isaiah 59:7, they are swift to destroy. They are swift to shed innocent blood. Ganun po mga tao na walang ibang parang ano eh, parang sakit na eh, no? Habi na nila yung destruction, maka-destroy na, di ba? Makapaminsala. Kaya naman, oh, nagsisikap ka naman, nahibig ka ang buhay mo, nagsasol mo ang mga sarili mo, hindi ka maging parasa ka sa mga tao. Magugulo sa pananahimik mo, no? Lalaslasan ka ng bulsa, lalaslasan ka ng bag. Minsan, nagising ako yung gulong ng jeep ko, wala. Minsan, yung baterya, wala. Nananahimik ka. Minsan nga, apat na gulong, wala. Meron na nun, no? May mga pagkakaroon na yun. Ay, gulong-gulong mga tao. Mabilis sila na nakapaminsala sa iba. Baliwala sa kanila yun. You know? Yung mga pinagpagulat mo, mga pinaghirapan mo, ilang taon, binimpo, sa isang sandali lang. Ano? Alala niyo yung Phil Canadian na ginerefriend ng isang polis. Yung pala eh, pinarahan lang, no? Pinagtulong-tulungan nilang mga polis, tinatakot. Ano? Hindi-intimidate. Bayad siya ng 1.5 million. Ibang side din niya kinaya. Lumapit na kang mayor din. Ano? At sa kasaysayan, marami nga mga tao na grabe ang kanilang kumbaga sa tao, mabilis ang kamay sa kasamahan. Magaya nila Pol Pot. Wala naman yung kwento ni Pol Pot. Yung naging leader sa Cambodia, si Pol Pot. Mga 19 na mayala yun, mga 1950s, 60s, ganyan. No? Kalakasan ng Vietnam War. Ano? Sinamantala na yung gulo. Habang
nagkakagulo, no? Gusto niyang i-rule ang Cambodia. Sabi niya, ang problema natin eh, ang problema natin yung pakikialam ng ibang bansa. Kailangan, naging, ano tayo, isolated. Walang instrumento ng ibang lahi. Saka problema natin, mga leader natin, yung mga pinag-aralan, ang pinagpapakay, lahat ng mga gawin din. Basta ka po dyan, meron may museum na ilang building yan, puro bukulang. Ano? Kaya resulta ng pagpatay ni Corpo. Bilyon ang kanyang pinapatay. Marami sa kanyang pinapatay, mga pinag-aralan. Ang gusto niya ang kanilang bansa maging agrarian lang. Walang ano, walang ibang trabaho. Hindi nakadepende sa kung ano bang iba bang mga profesyon. Marunong ka magsalita ng foreign language, patay ka. Masaya pinag-aralan ka, patay ka. Pagsalita ka ng English, babarilin mo na. Pagsalita ka ng French, babarilin mo na. Yan yan, istorya ni Polpo. Kamerooch, yun ang tawag ako, Kamerooch. Yan yan, Boya. So, these are people that are swift in running to mischief. Hitler, no? Stalin, Mussolini. Marami yan, no? Ang kwento naman ni Stalin. Ano yan? Sugod na lang sugod yan. Diyan ang mga German, sumod kayo! Pati mga sundalo niya, wala kang dala pa rin. Ang dala lang, magazine lang naman. Asan ang baril namin? Pag namatay na yung kasama niyo, lagbutin niyo yung baril. Yan din baril. At tumatakbo ka, wala kang dala, hindi, bahala lang. Hintayin mo kayo patumba sa katali ko. Pag natumba na yung baril mo na yung niya, baril niya. Para sila mga daga, no? Para mga halip na sinasarap mo lang. So, feet that are swift, running to this chief of hells. Number six, false witness that speaketh lies. Diba, bawal yan sa 10 commandments. Thou shalt not bear false witness. Ano? Nagsasaksi ka ng hindi totoo. Sinasaksihan mo sa ibang tao na ganito ang isang bagay, o ganito ang isang tao, o ganito ang sinabi ng isang tao, o ganito ang isang bagay. Pero, hindi naman pala rin ang katotohanan. That is bearing false witness. Sabi ng Bible, thou shalt not bear false witness. Eh, nakatakot ano, itong marami dito, parang tila, ano ang tuturo ko dito, no? Isa ito sa, alam ko ba na sa Bible, eh, mas marami nga nabanggit tungkol sa abuses of the tongue, that abuses in alcohol. Mas maraming binanggit ang Biblia tungkol sa kasalanan na nakakomit sa dila kaysa kasalanan dulo ng alcohol. Ganon ang pananaw ng Biblia no, sa panganib ng hindi pagre-renda sa ating mga dila. Sabi ni James, through your tongue, either you build or destroy. Ari makapagtayo ka ng buhay, makapag angat ka ng buhay ng iba, ituin mo ang buhay ng iba, umari. Paruwin mo, masira mo ka ng buhay na. At sabi ng Bible, walang perfecto pagdating sa dila. Lahat tayo. Sabi ni James, if we offend not in tongue, the same is a perfect man. If you do not offend with your tongue, hindi ka na nagkakasala sa dila, perfecto ka na. So, na yun, negative psychology yun, sabihin niya, wala makakapagdaman, hanggang nasa human flesh na tayo. Okay? What else? Number seven, the last, he that soweth discord among brethren. Sabi niya, ano? Nagdudulot ka ng paghiwa-hiwalay. Nagdadala ka ng disunity. Pagkasira ng unity, ano? Sabi niya, politics. Lalo na mga politicians, kasi sila magaling, ano, by using black propaganda, or ito, ano. Marami mga matutino, mga leaders, pero dahil sa black propaganda,
nagpapanuklok, mga crooked, mga crooks. Alala ko yung dating mayor sa Banawi, ano, na marami na contribute. Nung sumunod na eleksyon, grabe paninirang ginawa sa kanya, talo siya. Eh yung nanira, yun ang nanalo. Sa buong term niya, walos wala naman nagawa. Kaya nung sumunod na eleksyon, ibinalik yung dati. Ayun, ako po ngayon yung dating sigaraan, ibinalik ng mga tao dahil kahit hindi siya masyadong magaling panalita, nakikita sa gawa, o sa aksyon. Ayun namang isa, kung salita lang, ano, parang napapaganda rin yung sarili niya at sa pagdadaan sa kamila. Yun naman sa aktual, wala naman. Ang ginawa ng mga tao, din sa minuto. No? So, in politics, meron niya. In church, meron niya. Sa Romans chapter 16, sabi ni Paul, mark them that cause divisions among you and avoid them. Sabi ni Paul, ano? That cause division. And then in the family, meron niya, ano? Maraming mga family na nagkakawatak-watak, nagkakasira-sira dahil meron gusto manira. Ano? Ayaw din ang kami nito. Mag-focus tayo ng issue. Ano panawagan ng Panginoon? Unity. Unity in truth. Huwag naman unity at all expense. Na magsasakripisyo ko na ng principle para lang magkaroon ng unity. Hindi naman ganun. Ang unity ay isa at tuhanan. Okay? Now let's take a look at verse 22. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, verse 20 muna, no? My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thy heart and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. So, nire-remind na naman kung yan man dito na mahalaga ang salita ng Panginoon. Pag-ingatan ang mga payo ng Panginoon. Dahil, sabi sa verse 23, for the commandment is lamp, and the law is light, and the proofs of instruction are the way of life. Gusto mo magkaroon ng buhay, ang buhay mo? Kasi meron mga buhay, walang mabuhay-buhay. Walang palatoy-latoy na buhay, nabubuhay ka na, pero walang kagana-gana ng buhay, ano? Pero pag namumuhay tayo sa tamang prinsipyo, kahit na medyo salap tayo sa katalyan, basta namumuhay tayo sa tamang prinsipyo, magandang buhay yan. Meaningful na buhay yan. At makabuluhang buhay yan. Kaya sabi nito, pag sunod natin sa kanyang salita, eh nasisindi yan na liwanag, ano, tanglaw sa ating daan. Nalalaman natin, hindi tayo nangangapa sa mga decisions, hindi tayo nangangapa sa mga gagawin natin. Ginagabayan tayo ng salita ng Panginoon kasi ang Biblia, hindi naman ito puro salvation lang eh. Hindi lang naman ito, langit lang pinag-usapan eh. Pati yung pamumuhay natin sa mundo, yung pakikipagkapwa-tao, pakikipag-negosyo, pakikipag-deal sa ibang tao, tinuturuan din tayo kung paano pamamalakad sa ating buhay, sa pamilya, pamamalakad sa pinansyal, sa negosyo, pati yan, tinatake ng Biblia. So, pag nasusunod natin ang mga instruction ng Biblia, eh, natutunod tayo, no? Hindi ka nangangapa kung tama ba o mali ang ginagawa ko. Diba yung early part ng chapter 6, do not strike hand in the stranger, tayo yan sa negosyo eh. Do not be a business partner with unbelievers. At sa iyo, kahit sabihin natin na matagal mo ng kaibigan niya, parang ano yan, parang hayop na nilagaan mo mula pagkatupa. Kahit nilagaan mo mula pagkatupa yan, hindi mo mayawaglit na aso pa rin yan. May mga time na maaari baka bumalik yung kanyang natural na ugali bilang aso. Di ba meron ganyang palabas TV when good pets turn bad, di ba? Pagka mga hayop na inalagaan mula pagkabata ay biglang bumalik sa dati nilang instinct. Mga leon na wala pagka baby, nilagaan na sa zoo, nilagaan na ng mga trainers sila. Nung lumaki na eh, parang aso na lang. Pero meron mga pagkakataon na bumabalik sa talagang ugali nila, eh hindi ka sasantuhin yan. Alam niyo ba na nakakita ako ng aso na
Kung aso maliit ka, maliit ang paa, mahaba ang katawan na malaki. Ikaw lang kung tao sa parang yung bilang aso eh. Bilog ang katawan na malaki, pero maliksi ang paa. Alam niyo ba na there was a time na maraming tao niya, yung gate nilang ginanap na. At yung bakal mismo na napadalun sa gate, talagang nade-deform dahil sa mat na itong aso. Gawin niya. Kaya na matmatin yung bakal, yung square bar na 1 inch, 1 cm, na nangangatnat niya. Eh kung buto mo ang inangatnat niya, di ba? Kahit mo sabihin, alaga yan. Ayun, pinatay na lang yung aso mo. Ano? At parati kong binibisita yung bahay niya ng araw. Ang pangalan ng aso, Abdul. Takot mo ng aso niya. So, sabi dito, ano, atin pong bantayan, ano, ang mga salita ng Panginoon na ipamuhay natin at siya naman hihingat sa atin. Siya siya may buwan na sa lahat ng ating ginagawa. 24, to keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman, para hindi tayo ma-attract, ano, sa mga wicked men. Ang mga wicked men, ang maaari natin may encounter either the wicked man, not wicked man, nasabi niya, forward ang kanyang wig, at the stranger woman na maaari pakasira sa buhay ng isang young man. Sabi sa 25, lust not after her beauty in thy heart, neither let her take thee with her eyelids. Ang bangga ngayon naman, di ba? Pagiging yung mga ganyan na maganda yung mga eyelids, eyelids lang. No? Ganun natin extend na rin. Hindi kinakabit ba? Parang yung dinudugtong sa eyelid, eh. Parang nagiging ano ka, manika. Verse 26, bakit po tayo nag-iingat? Dahil maraming buhay ang nade-destroy because of hell, no? Because by means of a whorish woman, a man is brought to a piece of bread. And the adulteress will hunt for the precious life. Can a man take fire in his bosom and his clothes be not burned? Can one go upon hot coals and his feet not be burned? So he that goeth in to his neighbor's wife, whosoever toucheth her, shall not be innocent. So yan o ang turo sa ating kabiyan, na meron nangyayari sa tao, no? Kapag kayong buwag sila yan. He shall not be innocent. So yan. 30, men do not despise a thief if he is still to satisfy his soul when he is hungry. So pag meron nagtakaw dahil nagutom, huwag mo siyang isbulet, huwag mo siyang imak. Kasi, ang tao nakita yung puno mo, yung buma. Siguran ng bato, no? Pero kaya nga nagawa, nagutom siya. Pero hindi naman siya talaga natural na magdanaka. Pero sa gutom niya, nagawaan na yun. So pag in-interrogate mo, ito ginawa, ang gutom mo. Sabi ng Bible, do not despise. Pakainin mo pa nga siya. Pero kung nag-interrogate ka, nag-investi ka, ugali na pala niya yun, yun, hindi ang swerte yun, pakulong mo yun. Pero kung nagawa na lang yun, sa sanhi ng gutom niya, survival niya, bigyan mo pa nga. Kaya mo lang siya. Pero pagkasabi nun, binalik na naman sa woman, ano? But whoso committeth adultery with a woman, lacketh understanding, he that doeth and destroyeth his own soul. Ang tinuturo sa atin dito, at kapatid, meron mga kasalanan na pwede mong pagbigyan eh. Meron mga kasalanan na pwede mong ito, ano na lang, magpapabayaan ka na lang. Pagbigyan mo na kasi nagugutom, survival. Pwede mo nang i-accelerate yung tao. Pero pagdating sa stranger woman, mabigat, ano ang ano ng Biblia? Hindi ka inosente, ano? Sabi sa 24 at 32, he that whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding, he that doeth it destroyeth his own soul. Hirap pagmura, ano? Sabi niya. 33, a wound and his honor shall he get, and his reproach shall not be wiped away.
mga pabigat, mga bali na. Ngayon, medyo, sabi sa tuntura natin ngayon, hindi na mabawasan yung stigma niyan eh. Pero nung araw, no? Nung araw, masyadong mataas ang mga ng tao ng araw. Oo, yung galang, makasalan mo yan, hinawakan mo kamay niya. Yeah. Nung araw, halos hindi makita yung alak-alakad, no? Dahil, makahapa ka talaga. Sa ano, hindi gumagala ang babae talaga na walang chaperon. Di ba? Walang chaperon. Kaya ngayon, kapag chaperon yung chaperon, kaya huwag mo gusto mo. Pero kang pamburke. Tapos sabihin, kararating ko lang. Ano? Dati, balot na balot, ano? Kaya ngayon, may kamisod na panlo, binamagalan din ang tao. Di ba? Pagtalo, makita lang ang alak-alakan, mahawak mo lang sa kamay, makasalan mo na yan. Magkami na ganito ka na ganyan, ano? Wala naman, namumula na. Nagpag-loss. Eh, ngayon eh, pagkami natin yung ganyan, eh, mo ngayon, ano na, no? Ano ba? Pag iba na. Siguro pinagin na kasayaw sa Pilipinas ng Tukabrara. Oo. Kaya pinagin na. Anong araw? Ordinary na lang, ordinary na lang, naman, natapang ordinary. Kaya sabi rito, a wound that is honored shall he get, and his reproach shall not be wiped away. Therefore, bakit? For jealousy is the rage of a man. Therefore, he will not spare the day of vengeance. He will not regard any ransom, neither will he rest content, though thou givest many gifts. Sabi niyo po na kayo, kabalitaan niya, ano? Nagsasakripisyo yung asawa sa abroad. No? Tapos, papadala na lang ito, mag-iipon tayo, wala na, may iipon na pala eh. Inibigay lang pala sa iba, no? Ang pag-uwi, ano? Masaker, di ba? Minsan, uwi siya nang hindi announce. Biglang uwi, madadatnan pa yung lalaki. Di ba? Alam niyo, sa TV na nangyayari yan. Tunay na buhay yan. Dating si Mister at yung kanilang pinag-iipunan eh. Iba pala sa iba pala napipunta. No? Kaya, di ba, ganyan po ang namamasakir. Namamasakir ang pamilya. Papatayin yung anak niya, sasama na yung asawa niya, pati yung kalabuyo niya. At, tsaka niya babarilin yung sarili niya at sasaksak sa sarili. Ang sabi nito, mahirap papawin yung the rage of jealousy. No? The rage of jealousy na ka. Kahit bigyan mo siya ng maraming regalo, wala, hindi niya papansinin yan. Hindi mababawi yan. Kaya, mabigat ang pagbibilin sa atin ng Panginoon sa inyo, no? So, thank you to kayo. Patuloy naman natin yan. Makalakay sa chapter 6 ng Book of Numbers. Heavenly Father, salamat po ako sa mga reminder ng salita. Tulungan niyo po kami naman na palakas ang aming mga sarili, ang aming resistance sa mga temptations, whether temptations sa pera o sa bagay, sa mga buhay naman ng mga temptasyon, mga aman ay nangalagaan din naman ang inyong kabanalan at ang inyong salita. Ang ito ba ang siyang nagbantay ba sa aming mga emosyon, sa aming mga nagdamit. Tulungan niyo kami naman na kasayin lamang ang kung anong bagayin, kasayin ang kliran at hindi maakit naman sa inamang pangakit ng laban at pangakit ng salibutan. Tawagang tuloy yung ingatan ng bawat sa amin at ingatan ng mga sarili, ng mga buhay. May spirit na ba ang mga anak, mga henerasyon na susunod sa amin. Dalagin ko po ba ang pinagpatuloy na pag-iingat sa bawat isa na namasin na hindi namin pag-iwalay, walay, walay matahid na po niya man sa ano na mga gagawin, mga pupuntahan, mga gawain sa araw-araw, magpatulupayan natin naman ang mga trials, mga tentasyon sa harapin na kakaharapin, hindi sa mga makasakuna, walay natin na po ang bawat isa. Dalagin ko po ba ang mga karamdaman sa natin katawan, may hindi ko mga magandang na katawan at pagpulitin ng mga katawan. Nagalit po sa inyo natin, lahat ang mga katawan, lahat ang mga katawan, sa mga
pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.